Naiuwi na sa Pilipinas ang abo ng revolusyonaryong si William J. Pomeroy matapos ang halos limang dekadang sapilitang pamamalagi sa Inglaterra. Pinalaya sa Pilipinas si Pomeroy at ang kanyang asawa dahil sa pagsusulong ng prinsipyo ng Partidong Komunista ng Pilipinas. May report ni Jean Alcantara. Sa pangunguna ng 94 anyos na asawang si Celia, hinatid sa kanyang huling hantungan dito sa London si William J. Pomeroy, na bagamat Amerikano ay nagbigay ng mahalagang papel sa pagsulong ng pakikibaka sa Pilipinas. Walang patid ang pagbibigay-pugay ng kanyang mga kaibigan. And right, you know, from the start, Uncle Bill has never ceased to become other than what he has been and what he is and what he has been, and that is he has been a communist through and through. It was a great, great honor to know him. He was a great man. Dating sundalong Amerikano si Pomeroy at nakasama sa pwersa ni General Douglas MacArthur sa Pilipinas noong 1944 bilang manunulat sa historical section ng US Army. Naging taga-suporta siya ng hukbalahap sa ilalim ni Luis Tarug, ang grupo na nakikipaglaban sa mga sundalong Hapon. Nang matapos ang giyera, bumalik siya ng Pilipinas noong 1947 at nag-aral sa University of the Philippines. 1948, nang magpakasal sila ni Celia na isang guro, namundok, nahuli at nakulong ng isang dekada. 1962, binigyan sila ng executive clemency ni Pangulong Carlos Garcia sa kondisyong aalis sila ng Pilipinas. Ayaw papasukin ng Amerika si Celia, kaya napilitan ng mag-asawa na manirahan na lang dito sa London. Hanggang sa kanyang huling sandali ay magkasama sila ni Celia sa Ashton Lodge Nursing Home. Interesting pair. So, very sad for Nanay Celia to be left on her own without Bill. Bilang pagkilala, tinanggap ng UP community ang mga labi ni Pomeroy. Ito turn over naman ng UP ang abo ni Pomeroy sa Partido Komunista ng Pilipinas para ilagak sa roof deck ng headquarters nito sa Bulacan, kung saan tanaw ang Sierra Madre Mountains na saksi ng kanyang mahabang pakikibaka. Para sa Balitang Europe, Jean Alcantara, London.